Purihin siya, Yahwitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya, Yahwitan, at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naniniklod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway, makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Suma sa kanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita.
at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sana'y aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang mga ama at anak na lalaki, ang ina at ang mga anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating ipanalangin, no, ipagdasal yung mga kababayan at kapatid natin na patuloy na sinasalanta ng bagyo, lalo na yung mga nasa Kabikulan. Kailangan nila ang tulong at panalangin natin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung tatlong phrase, tatlong pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. At ilang araw na naririnig natin ang tungkol sa kanyang pagdating, ang tungkol sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Ngayon siguro magandang tanong, gaano ba tayo kaseryoso talaga sa ating pananampalataya? Kung tatanungin natin yung sarili natin, gaano ba tayo kaseryoso sa pananampalataya natin? O baka naman wala talaga tayong seriousness? Dahil kung talagang seryoso tayo sa ating pananampalataya,
mararamdaman natin kung ano yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Kaya lang, nasa sarili natin, alam siguro natin, bawat isa sa atin, kung gaano tayo kaseryoso o kahindi seryoso sa ating pananampalataya. Yung unang pananalita ng ating Panginoon ay sinabi niya na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Sa pananiwalang Hudyo, ang ibig sabihin ng apoy ay paghukom. Ang ibig sabihin ng apoy ay paghuhusga. Ibig sabihin, ang pagdating ng ating Panginoon dito sa ating buhay ay pagdating ng kanyang paghahari na merong kasamang paghuhukom. Meaning, sa dulo ng buhay natin, ano? Una naman talaga nating makikita ay ang ating Panginoon, hindi si San Pedro. At pag dumating ang araw na iyon, may kasamang paghuhukom sa kanya at ang kanyang husgahan ay tayo. Pero ganun din naman ang paghahari ng Diyos dito sa lupa sa buhay natin. Ang pagdating ng Panginoon ay may kasamang paghuhukom. Hindi lang paghuhukom dahil ang apoy din ay katulad ng salita ng Diyos, katulad ng Ebanghelyo. Kung papaano yung apoy ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng init sa atin, ganun din naman ang kanyang salita. Kaya nga, di ba, kapag ka nakakaranig tayo minsan ng salita ng Diyos, naliliwanagan tayo. Bigla tayong merong nare-realize. Minsan naman, kapag ka naririnig natin yung salita ng Diyos, yung salita ni Kristo, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng init sa buhay. Pero ang sinasabi din dito na apoy ng ating Panginoon ay supposedly ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ay ang magbigay ng init sa ating puso para isabuhay ito. So dito pa lang makikita natin kung talagang seryoso tayo sa ating pananampalataya, kung talagang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya, sana makita sa ating pamumuhay kung papaano nag-aalab ang salita ng Diyos sa buhay natin. Apoy. Pangalawa, sinabi ng ating Panginoon na nagdala siya o sinabi ng ating Panginoon na may isa pang binyag na dapat siyang tanggapin. Sa mga panahon na to, syempre, nakapagpabinyag na siya kay San Juan Bautista. Sa paniniwala at pananampalatayang Hudyo, ang ibig sabihin ng binyag ay hindi lang naman yung binyag na naiisip natin. Ginagamit din itong metaphor na ibig sabihin paglubog at ang ibig sabihin ng paglubog ay pagdanas. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon na binyag ay ang kanyang pagdanas sa paghihirap, pagdanas sa krus. At yun ay natupad later on. Yun yung sinasabi niyang binyag dito. And finally, sinabi ng ating Panginoon, nagdala siya hindi ng kapayapaan, kundi ng pagbabahabahagi. Pero para bang opposite ito sa nature o kalikasan ng ating Panginoon? Diba ang Panginoong Hesukristo, ang ating Poong Hesus Nazareno, ay tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit dito ngayon sinasabi niya sa atin, hindi siya nagdala ng kapayapaan, kundi ng pagkakabahabahagi? Mga kapatid, ang iniisip kasi nating kapayapaan ay iba sa tunay na kahulugan ng kapayapaan. Pag sinabi nating kapayapaan, siguro may isip natin tahimik. Pag sinabi nating kapayapaan, siguro may isip natin walang gulo. Pag sinabi nating kapayapaan, iniisip natin walang kaguluhan, lahat ay maayos. Yan ang kapayapaan. Pero ang kapayapaan na dala ng ating Panginoon, kung tayo ay talagang sumusunod sa Kanya, ay merong iba pang kahulugan. Dahil yung kapayapaan na ito ay yung kapayapaan sa puso natin dahil alam natin na sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Yung ganong klase ng kapayapaan. Dahil yung tunay na kapayapaan ay yung alam mo, kumbinsido ka
at alam mo yung katotohanan na talagang sinusunod mo o sinusunod natin ang bawat kalooban ng Diyos. Kahit mahirap, kahit nagdudulot ito ng pagkabahabahagi din sa buhay natin. At kung nakakaranas tayo ng dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon at sa Kanyang salita, kung nakakaranas tayo ng paghihirap, ng opposition dahil sa ating pananampalataya, ibig sabihin, malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon sa paghahari ng Diyos. Dahil sa totoo lang, no, kung ang talagang isang Kristiyano, kung talagang sumusunod sa bawat inuutos ng Diyos, ay talagang maraming hindi matutuwa. Ay talagang marami tayong makakalaban kung talagang sumusunod tayo. Kung talagang sumusunod tayo sa bawat utos ng Diyos, talagang makakaranas tayo ng mga hindi matutuwa sa atin. At kung nakakaranas tayo nun, matutupad din yung sinasabi ng ating Panginoon. Mararanasan natin yung apoy dito sa lupa. Mararanasan din natin yung dinanas niya na paglubog at pagdanas ng paghihirap. At mararanasan din talaga natin yung pagkakabaha-bahagi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating Panginoon, nawa patuloy tayong magkaroon ng lakas ng loob at puso na laging sundin ang ating Panginoon, na laging sundin ang Kanyang mga salita, na laging sundin ang Kanyang mga utos. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi naman nagmumula sa katahimikan at sa kaayusan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating puso na alam natin na ginagawa natin ang bawat utos at bawat kalooban ng ating Panginoon. Amen. Minamahal kong mga kapatid, maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit
at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Deliver me, O Jesus.
waters are of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga naganais, maaari po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
di narangala ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.